Laban lang, huwag susuko. Welcome po dito sa Sunday Gospel Reflection ng Conversations with Father Jerome, SVD. Pagod ka na ba? Bigat ka na ba? Stress ka na? Na gusto mo nang umayaw? Huwag. Tamang-tama ang Ebanghelyo ngayong 33rd Sunday in Ordinary Time mula sa Luke 21 verse 5 to 19. At ang sabi rito ni Jesus, laban lang, persevere, magtiis, sapagkat maliligtas ka sa buhay na ito. Malalampasan mo ang nangyayari sa iyo ngayon. Sa Ebanghelyo, naroon ang kwento ng templo ng Jerusalem na manghang-mangha ang mga disipulo. Pagkaganda-ganda ng templong ito. Pero ang sabi ni Jesus, mawawasak ang templong ito. At ipinahayag pa ni Jesus na may darating na mga paghihirap at pagdurusa. May mga magsasabing sila ang Kristo, tagapagligtas. Huwag daw tayong maniwala. Meron ding darating mga gyera, ang mga bansa'y mag-aaway, ang mga kingdoms, magkakaroon ng mga sigalot, may mga natural disaster tulad ng earthquake, ng sakit na kakalat, at pati ang kanyang mga disipulo ay pahihirapan, aarestuhin, ikukulong. Lahat ng paghihirap na ito, dadaanan ng mga disipulo. Pero hindi pinahina ni Jesus ang kanilang kalooban. Ipinakitang may higit na Diyos na may hawak ng ating buhay. Kaya doon natin naiintindihan na sinasamahan tayo ng Diyos upang kaya niyang sabihin, persevere, manatili, tiis, tumayo, lumaban, sapagkat lalampasan natin ang lahat ng paghihirap na ito. Meron akong isang nabisitang pamilya. At sa tahanan ito, may tatay, pero bulag ang ina at bulag din ang dalawa nilang anak. At halos ang dumi-dumi ng bahay. Wala rin sapat na kinikita ang tatay dahil siguro sa hirap na bulag ang kanyang mga kasama sa tahanan. Pero hindi umayaw at bumitaw ang ina. Kahit siya'y bulag, humanap ng paraan. Kaya meron kaming nahinging tulong na tulungan sa katarata ang nanay at katarata rin pala ang sakit ng dalawa niyang anak. Dahan-dahang tinulungan pa isa-isa. Makalipas ang ilang taon nang balikan ko sila, nasa ibang lugar na sila. May matinong tahanan, malinis, nakangiti at nakabangon sa buhay. Hindi umayaw ang tahanang ito, nanahalig sa Diyos. At nanalig din sa kabutihang loob ng ibang tao at ng kanilang dapat gampanan. Ikaw, kaya mo yan. Salamat po dito sa Carmelite Missionaries Center for Spirituality. Narito po ako ngayon dito sa Tagaytay. At paki-push at paki-share lang po at paki-like ang ating Conversations with Father Jerome SVD. Papalain kayo ng poong may kapal.